Hello guys! Samahan niyo ko ngayong araw na ito. Tayo ay gagawa ng ubi cheese ice cream. So, ito yung mga kailangan natin guys. Ubi condensed milk, Nestle cream, cheese, and ito kailangan din natin ito guys. Kung wala tayong mabibiling ubi condensed milk, kailangan natin ng food color na ubi. Siyempre, kailangan din natin na lalagyan na tub. So, ngayon guys, umpisan na natin ang paggawa ng homemade ube cheese ice cream. So, ilagay lang ninyo yung 2 cans of Nestle cream. So ngayon guys, gagamit tayo ng electric mixer para mabilis ang pag-mix ng Nestle cream. So pwede rin tayong gumamit ng whisk. Basta makita nyo lang o para makita nyo na umaalsa yung ating Nestle cream at smooth na siya, pwede na. So ngayon guys, kaya ako gumamit ng electric mixer para mapabilis ang pag-mix ng Nestle cream at maging smooth yung pagkakamix niya. So, mas maganda guys kung meron kayong electric mixer para hindi masakit sa kamay yung pag-mix ng Nestle cream at saka yung condensed milk. So, ayan guys. Nilagay ko na ang ube condensed milk. So dito guys, hindi na tayo gagamit ng ube food coloring kasi ube na yung ube flavor na yung nabili ko na condensed milk. So ayan guys, sinimix natin ng maayos ang condensed milk at saka yung Nestle cream. Kasi mapapansin nyo guys, pag na-mix na maayos ang Nestle cream, aalsa siya. At pagkatapos, ayan, pag nilagay nyo na yung ube condensed milk, medyo aalsa yung pagkakamix ng ating Nestle cream and condensed milk. So, ayan guys, kung napapansin nyo, parang dumami yung mix natin. So, ngayon, ilagay naman natin yung cheese. So, pag nilagay na yung cheese guys, hindi nyo na kailangan gamitan ng electric mixer. Pwede na yung kutsara. So, yan ang flavor niya. Ilagay lang natin at ihalo ang cheese. So ngayon guys, ilalagay na natin siya sa tub. Okay, gagamit lang tayo ng scooper para ilagay sa tub ang nagawa nating mixture ng ice cream na ube cheese flavor. So, tingnan nyo guys, nakadalawang tub tayo sa isang condensed milk at saka dalawang can ng Nestle cream. So, nakadalawang tub tayo na ice cream. So, ngayon guys, tatakpan ko na. After this one, ilalagay ko na sa ref, sa freezer. Maybe 3 to 5 hours
pwede na natin siyang i-check kung ito ay matigas na. So, ito na guys. After 3 to 5 hours, ito na yung ating ube cheese ice cream. So, tignan natin guys. Ayan. Ito na ang ating ube cheese ice cream. Ngayon guys, tikman natin ang nagawa natin ube cheese ice cream. Tikman natin yung ice cream ni Yari kung masarap. Kung pwede na siyang ipangtapat sa magnolia ni ano. Masasabi niya. Magnolia, parang pati selecta yata. Delikadong... Delikado dito. Masarap. 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 Kaya pala yan na lang, ha? Masarap. Thumbs up. Thumbs up. Na-probe. Probe. Ulit, ulit. Do it.